Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong guro, si Sir Tony Falcon. Time out muna mo tayo ngayon sa ating pag-aaral sa loob ng classroom. Ako po ay uuwi muna sa bahay ng aking nanay. Tara po, samahan niyo ako sa aking pamamasyal papunta po sa bahay ng aking mga magulang. Okay, so stop over muna po tayo. Ito po yung isa sa mga tanyag na lugar dito po sa parte po ng San Luis, Pampanga, ang Pampanga River po. So ayan po siya. So sa ngayon po medyo mababaw pa lang kasi hindi pa po masyadong nag-uulan. Pero usually po pagka nag-uulan po dito, umaapaw po ito. Ito po yung tinatawag nating Pampanga River, kadugtong po ito papunta ng Manila Bay. So dito po ang isa sa mga daanan ko kapag ako ay umuwi po sa aking mga magulang. Okay? So gusto ko pong i-share ang magandang tanawin dito sa San Luis. So isa lang po ito sa mga lugar na ipapakita ko sa inyo habang ako po ay papunta sa bahay po ng aking mga magulang. Sige po, samahan nyo pa po ako dun sa mga lugar na dadaanan ko pa. Okay, so next stop po, ito na po yung second stopover ko po bago po makauwi sa bahay ng aking nanay dito po sa San Luis Park. Okay, so kung napapansin niyo po, maraming mga tao dito. Totoo po kasi isa ito sa mga magandang pasyalan dito sa may San Luis. Meron po dito ang laruan ng mga bata. Okay. At pagka tuwing may pasok po, usually dito nag-stay yung mga mag-aaral pag kanila pong break time. Ayan po siya, marami siya mga puno. And then, ito po yung highway. Pupunta naman po ito sa may parte ng Candaba. At isa po sa mga pinagmamalaki dito sa lugar ng San Luis ay ito pong bantayog ni Luis Tarok. Si Luis Tarok po ay isa sa mga tanyag na tao dito po sa bayan ng San Luis. Siya po kasi ay noong panahon ng mga Hapon, lumaban po siya. So isa po siya sa mga sumanib sa Hukbalahap. Ang Hukbalahap po yung po ang tinatawag na hukbo ng bayan laban sa Hapon. Dito po ang kanyang libingan at si Luis Tarok po ay pinanganak noong 1913 at siya po ay namatay lamang po noong 2005. Libingan ni Luis Tarok. Yan po yung mga nakatalang kasaysayan ng buhay ni Luis Tarok nung siya po ay lumalaban po sa mga Hapon. Sa po siyang Kapampangan. At siya po ay taga San Luis, Pampanga. Ngayon naman po ay nasa ibang parte na po tayo uli ng San Luis. So ang nakikita nyo po ngayon ay palayan. Taniwan po ito ng palay. Okay.
So malawak po ang taniman dito sa San Luis, Pampanga ng palay. At meron din naman pong mga palaisdaan dito. So yung nakikita nyo pong building na yon, yung po yung School of Arts and Trade. Okay, TESDA po yon. Okay. Ang tawag po dito ay GIPSAT, Gonzalo's Puyat School of Arts and Trade. So doon po nag-aaral yung mga kumukuha ng mga vocational courses. Usually po dito rin po ginagawa yung mga seminars ng mga teachers, kasi po maluwag po yun, at yung mga natututunan nila ay yun naman po ay sinishare nila sa kanilang mga estudyante. So yun po, ang tawag po sa lugar na ito ay Delta. Tinawag po itong Delta kasi meron po kasing daanan ng tubig dito. Ayan. Ito po yung pinagkukuhanan ng tubig pagka po kasi tag-araw, nangangailangan po ng patubig ang mga magsasaka. So dito na rin po sila kumukuha. At the same time po, pagka naman na maulan, nagiging outlet din po yan para po hindi gumaha. So ayan po ang isa sa mga dadaanan natin pa uwi po dun sa bahay ng aking mga magulang. Time out muna po tayo ngayon sa pag-aaral. Pasyal-pasyal muna. So tuwing hapon po, marami ang namamasyal dito. Mayroon po mga nagbibisikleta, katulad po ng mga nakikita nyo yan. So yun po yung parte na kung saan ako ay dadaan pa uwi sa bahay ng aking mga magulang. At ito naman po yung daan, papunta naman po sa highway. Mas pinili ko po ang dumaan dito sa shortcut sa parte po doon, kasi po hindi po masyadong matraffic at wala po masyadong mga sasakyan. So ito po yung aking service, tricycle po siya. Pag umuwi po ako, yan po ang aking sinasakyan. Sige po, pasyal pa po tayo doon sa ibang lugar. Samahan niyo po ako. Okay, so welcome po ulit sa iba pang bahagi ng San Luis. Ito naman po yung palaisdaan. Katulad po ng nabanggit ko kanina, ang bayan po kasi ng San Luis, Pampanga ay hindi lamang po sila karamihan magsasaka. Marami rin po ang mga nag-aalaga po dito ng isda. And usually po, ang inaalagaan po nilang isda, katulad po nito, ay mga tilapia po sila. Okay. Sa parte naman po dito, ay ito naman po yung mga magsasaka. So kasalukuyan po silang umaani ngayon ng kanilang tinanim na palay. Okay, so ayun po ang mga nagapas na nila. Ang usually pang nagagapas bill dito, hindi na po tako, makina na po. Ayan po, so mas mabilis na po yung pamamaraan nila kung paano po sila mag-ani po ng kanilang palay. So maganda naman po ang daanan po dito. So kung nakikita mo nyo po, sementado na siya. So yung pong mga produkto ay mabilis na po nilang naidadala sa dapat nilang puntahan. Okay. Meron po kasi tinatawag na farm to market road.
So hindi na po siya katulad ng dati na putikan po ito dati. E ngayon po na i-develop na. Okay po. Sige po. Pasyal po ulit tayo dun sa iba po pong parte ng San Luis, Pampanga. Okay, so nandito na tayo ngayon sa huling bahagi ng aking paglalakbay. So, nasa bahay na ako ngayon ng aking mga magulang. Okay, so ito po yung gate. Ito po ang harap. So napapansin nyo po, marami rin naman pong mga puno na makikita dito sa aming bahay. Bahay po ito ng aking mga magulang. Ayan po. Ayan po ang mga sasakyan nila. At itong may mga alaga din pong manok. Marami rin po kami mga alagang aso dito. 5 po sila. So ayan po ang mga tanim nila dito sa ano, meron kaming umbrella tree. Okay. Ayan po yung harap ng bahay namin. Oh, medyo magulo nga lang ng konti pero okay lang. Oh. So ito po yung garahe nila ng mga sasakyan. At dito po yung pahingahan pagka mainit ang panahon. So yan po ang bahay ng aking mga magulang. At dito po ako nag-i-stay pagka walang pasok. Pero hindi naman po ako magtatagal. Aalis din naman po kasi ako. Uwi. Yan. So noon po hindi pa po ako nangungupahan, dito po ako umuwi. Pero nung magbuhat po nung ako ay nangupahan na, namamasyal na lang ako tuwing hapon. And then bago po gumabi ng gumabi, ako rin naman po ay umuwi na. Mahilig din po sila sa mga halaman dito. Nagtatanim po sila ng iba't ibang uri. Okay, pasyal po tayo dito sa may gilid. Ayun po si nanay at tatay. Nanonood silang mag-asawa. O, sige, mamaya na lang. So, ayun po yung mga tanim nilang gabi. Meron pa ditong mga ampalaya. Ito po yung sa side ng bahay. Meron po ditong mga talong, papaya. Okay, so meron po ditong iba't iba pong mga sangkap sa pagluluto. Meron pong kalamansi, may sili. Ayan po ang kalamansi namin. Yung isa po sa mga alaga naming aso. At yun. Papanganak lang. Sige nak. Ngayon pa. Yun ang pamangkin ko. Nagluluto siya ngayon. So meron po sila rito kamuting kahoy, kamuting lupa na pinagkukuhanan po nila ng talbos. Okay, so yan po yung mga talo. Maya maya po kukuha ko ng mga bunga para po mailuto ko naman pag uwi ko ng bahay. At ito naman po yung bandang likod ng aming bahay. Yan, meron po sila mga panabong na manok dito.
dati po umaabot ito ng 30 pieces, ngayon po mga 5 na lang. Okay, so ito po yung mga pugad po ng mga manok. Messy nga lang po ng konti kasi nagiging tambakan na rin po ito ng mga gamit. So ito po yung mga iba pa nilang mga tanim na talong. Ayan. And then meron pa silang tanim na kamatis. Wala pa nga lang bunga pero malapit na. Ito naman po yung dating taniman ng mga petsay na ngayon ay malapit na rin matapos ang kanilang kanilang mga buhay. Buhay. So yung may mga excess pang mga talong doon. Mga hilig talaga sila magtatanim ng halaman po dito. Usually po ang tinatanim nila dito mga pangsangkap po sa kanilang pagluluto. Okay. So yan po ang hitsura po ng aming bahay. Okay. Hanggang dito na lamang po ang aking pagbibideo sa araw na ito. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating pamamasyal. Total naman po, wala namang klase ngayon, kaya namasyal-masyal muna. Sana po na gustuhan nyo yung aming mga lugar dito sa Pampanga. At para po dun sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Sir Tony Falcon. Mag-like na rin po kayo at i-share na rin po. Marami pong salamat and God bless.